Kumusta po kayo mga kaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Hello po. Nandito po tayo sa ngayon upang i-share ko po sa inyo yung ano ba ang pagkakaiba ng dowsing rod na gumagalaw ng pa-X at pabuka. Yan. Pero bago yan, bago tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, like, and share. At pindutin nyo na rin po ang notification bell. Nang sa gayon, updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Pag-uusapan natin ngayon guys, yung ano ba ang pagkakaiba ng nag-i-X na dowsing rod. Yan, nag-i-X siya. Pag ginamit mo ito, nag-i-X siya at yung ginamit mo na bumubuka. So, ano ba ang maganda? Yung gamit mo na bumubuka o yung gamit mo na nag-i-X? Uunahin po natin yung nag-i-X. Okay? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Nandito po, meron po tayong tatlong sobre na kung saan yung ginawa natin nakaraan na dowsing rod na walang bala ay pumapalo siya sa tatlong sobre. Ano nga yun? Isa yung aluminum coil. Aluminum po ito, ah. Hindi ito tanso. Aluminum coil. So, yung aluminum na ito, tinuturo ito ng gamit natin. So, kung gagamitan natin siya ng dowsing rod, ay pa-X, pwede naman. Kung pabuka, pwede naman. So, susubukan natin na ipapa-X natin. Kita nyo guys, nag-X siya, di ba? Nag-X siya. So, nag-X siya sa aluminum coil o yung aluminum na nakalagay sa electric power. Kagaya sa mga kable ng kuryente, sa mga paleko, sa mga meralco. Yan, nakalagay po yan siya doon. Kaya pwedeng mag-X doon yung dowsing rod na walang bala. Ano pa yung isang ini-Xa ng dowsing rod na walang bala? Ito. So, yung nakaraan, nagbubuka rin siya sa bote. So, isubukan natin, ha. Yon guys, kita nyo, nag-i-X rin po yung dowsing rod sa bote. Tandaan po natin, ang Pilipinas, ang isang bansa ay may mga mineral ng quartz o kung saan ginagawang mga bote. Magginagawang salamin, yan po ay mina ng quartz. So, yung kung ang gamit natin ay nag-i-X siya sa quartz o sa bote, ay hindi natin malalaman kung yung hinuhukay natin sa ilalim kung aluminum ba or bote. Okay guys? Kasi parehas niya itong ini-X pag walang bala ang gamit mo. Sunod itong isa,
Oh, nag-EX din ito, guys. Oh, mga kahukay, mga ka-TH, nag-EX din ito. Kita nyo? Nag-EX din. So, titingnan natin kung ano laman nito ng isang ini-exan niya. Yan, guys. Yung nakaraan din na tinuro ng nito ay ito, yung 18 carats gold na pulseras o jewel alahas. So, ang nangyayari ay sa kanya po ay nagiging X rin po siya. Yan, X. Oh. Di ba? So, kung ang dowsing niya rad niyo po ay gumagamit na nagdi-declare siya ng X, sa paghuhukay niyo po hindi niyo masasabi kung ano ba yung tinuturo niya na X, kung gold ba or mina ng quartz or aluminum, mga wire or baka basura lang, or ito baka sa basurahan lang rin na ano ng baha na tambakan, so nadidetect nyo nag-EX, so nag-EX siya. So yan po yung mga bagay na dapat po natin tandaan, na kapag yung inyong LRAD ay nag-EX, hindi nyo po malalaman kung ano po ba yung ini-EX niya, kasi pare-parehas yan nag-EX, pare-parehas ituturo. So yung hindi mo alam kung gold bar ba, mina ba ng gold, or mga alahas ba, or bote ba, quartz ba, o yung aluminum wire na natambakan lang pag landslide. O, kita nyo, guys. So, huhukay ang isang treasure hunting hunter na gamit ay dowsing rod na walang bala, or kung may bala man pero hindi niya alam yung tamang sizes ng haba ng dowsing rod na may bala, so tuturo pa rin siya sa bote at sa ibang mga mineral, tuturo rin siya sa gold. So dahil nag-EX siya, humukay na po ang isang treasure hunter ng almost 80 feet at gumastos na siya ng almost 200 to 500,000, hindi niya pa po nakukuha. Pag nandoon po sa baba ng hukay, so nag-EX pa rin yung gamit. Naintindihan nyo, guys? Gagastos ka ng malaki, tapos makuha mo bato na merong mineral ng quartz. So, failure na agad. Okay, sana po naintindihan nyo yung paliwanag ng nag-EX na dowsing rod. Okay naman nag-EX, kaya lang may pagkakaiba sa dowsing rod na bumubuka. Okay? So yung itong gamit natin na ginawa, nakaraan, wala ito siyang bala, walang gold, walang mercury. Kung may bala man yung inyong gamit, may gold sa siya, at tapos may mercury, tapos hindi rin hindi rin tama yung sukat ng haba niya, ng handle niya, may pagka-failure pa rin dahil pwede siyang tumuro sa bote. Okay? Or sa quartz. Or sa decoy. So, yan po. Ngayon, dahil tapos na po ako magpaliwanag ng sa pag-EX ng dowsing rod na tinuturo ng gamit ng mga may dowsing rod, ipapaliwanag ko naman sa inyo kung anong kaibahan ng bumubuka yung nag-open siya ng ganyan, o basta umopen siya ng ganyan. Okay? Sige, titingnan po natin, ha. So ito, ipagsasama-sama natin ito sila. Detect natin ng ganyan. Kita nyo, guys, bumubuka siya. Yan naman yung pabuka. So, kung halimbawa, meron siyang bote, meron siyang
wire na aluminum or aluminum na mineral or decoy, pero may gold siya. Bubukaan nyo pa rin po yan. So, alisin natin itong isa. Buti na lang, halimbawa mineral, quartz, nakadikit yung quartz sa, ay nakadikit yung gold sa quartz. Bubuka pa rin po 'yan. Kung gold naman siya, guys. So, bubuka pa rin 'yan siya, guys. So, kung etong dalawa walang gold, bubuka siya. Pero nakita nyo yung buka niya, guys. Ganyan lang. Hindi talaga siya yung bumuka na pabuka ng ganun na merong gold. So kung ang inyong pamamaraan ng paglolocate ng dowsing rod ay kagaya ng ginagawa ko, legit, mas legit po yung nagbubuka kesa sa nag-i-X. Bakit po? Kasi yung kung halimbawa tumuro yung gamit mo sa isang area at ang galaw ng gamit ganyan lang. Tandaan nyo guys, ganyan lang ha. Kahit iganon ko yan, iganon ko, hindi yan bumubuka ng ganun talaga, bukang buka. May ideya na po kayo na ang nakalagay sa ilalim na mahuhukay ninyo mina ng quartz or decoy or aluminum na wire o aluminum na mina, pero wala siyang ginto. So, hindi lahat po ng tinuturo ng dowsing rod ay gold. Okay? Naintindihan niyo po yung paliwanag ko? Pero, kung ang gamit nyo ay tumuro ng ganyan, tinuro niya, pagdating sa sentro, gumanyan guys. So, ibig sabihin yan guys, yung nasa ilalim ng na-detect nyo, yung radiation nito, pataas, ay nasasagap ng dowsing rod na bumuka siya ng paganun. Yan guys, paganyan. Mean to say, gold yung huhukay nyo sa ilalim. Okay? Naintindihan nyo ba? Gold po. Kaya yung mas legit po na gumagamit ng dowsing rod yung bumubuka. Kasi doon po nalalaman kung ano ang karga. Eh kung nag-X yan, halimbawa, ayan nag-X lang. Ayan nag-X. Gold nag-X. Tapos, itong dalawa nag-X din. Oh. So, wala kang ideya kung alin sa dalawa or alin sa tatlo yung makukuha mo sa ilalim. 'Di ba? So, paano naman guys, ituturo ko sa inyo malalaman kung gaano kalaki yung karga sa ilalim, 'di ba? Nakikita ninyo ako na nag-video ako. Nakikita nyo, sinusukat ko siya in diameter and then nagdi-declare agad ako kung gaano siya kalaki, kung gaano siya kaliit. Okay guys, ganito lang po yan. So halimbawa ito yung gold, ito na yung gold. So naturo natin, nandito tayo sa ito na sa ilalim. So pag ang gamit natin, itabi natin to yan. Pag ang gamit natin dinitik natin ganyan, siyempre, bubuka siya. Igagalaw natin dito sa kaliwa. Yan. So, yan. So, paggalaw natin dyan sa kabila, ibig sabihin, ito ang kantuhan. Paganun. Paganyan, guys. So, tatandaan natin yung dito. Pagdating naman dito sa kabila, kung maliit talaga, gaganyan siya. So, yan. Bubuka naman. Pipwersa naman ito, pabuka ng ganyan.
Ibig sabihin, yan ang kantuhan papunta rito. Tapos pagdating dito sa... Yan, kita nyo? Ibig sabihin, ito yung isang kantuhan. So, nagigets nyo ba? Nagdetect ka ng yung kinuha mo yung kantuhan dito, dito, sunod dito. So, nag-eskwalado na yan siya. Kung mamarkahan mo dito, mamarkahan mo rito, mamarkahan mo rito, malalaman mo na agad yung diameter dito at diameter doon. Ibig sabihin, pagpalagay natin 2 inches, sabay 2 inches. O 3 inches, 3 inches. So may idea ka na agad na yung laki, yung square ng tinuro ng gamit mo na gold ay ganun kalaki kasi hanggang doon lang siya sa hangganan, hanggang doon lang siya sa hangganan. So kung malaki yung na-detect nyo na box, halimbawa 5 by 5 square feet. Halimbawa ganito guys, turuan ko kayo kung maniwala kayo sa akin, pero kung hindi okay lang naman, no problem. Halimbawa ito ay 10 feet, ito ay 10 feet, ito ay 6 feet. So kadalasan guys, kapag wala ng wala na po yung palatandaan, ang nagiging basihan niyan ng lalim ng baon, lalo na kung nasa patag, ay yun rin ang laki. Halimbawa 10 feet, 10 plus 10, 20 feet. 6 feet plus 6 feet, 12 feet. O 20 plus 12 equals to 42 feet. So yung magiging lalim niyan guys is 42 feet. Kasi wala ka nang makikitang marker sign sa ilalim ay sa taas, sa topsoil, kasi occupied ng mga tao. Umaasa ka na lang sa turo ng gamit mo. Importante guys yung malalaman mo yung laki ng box. Ngayon sa paghuhukay naman guys, meron akong nilagay dun sa mga video ko na gin-drawing ko lang kung paano maghukay. So kung nakita nyo po guys yung gitna, halimbawa ito na gitna. Gitna na yan. Nakuha nyo na yung diameter niya pa kwadrado or pa rectangle. Kung wala pong sikat ng araw, pwede po kayong gumamit ng kompas. Tatayo po kayo rito sa unahan, sa taas ng gitna. Gitna. Ngayon, kukumpasan mo. Kung dito ang west, dito ang east, dito ang south, dito ang north. So, ang hukay nyo guys, paganyan. Lagi kong pinapaliwanag na pag naghuhukay ng treasure, hanapin nyo yung galaw. Yung galaw kasi yun ang tambak. So, pag hukay nyo yan guys, paganyan, huwag yung buo na ganyan. Hindi yun tama. Ang tamang hukay, paganyan guys. Yan. Ganyan. Ganun ang tamang hukay guys. Bakit? Kasi itong hukay na yan, may tendency na dyan lahat nakalagay yung trap hanggang yung pinakamatigas na simento na kanilang takip. Nandyan yan sa sentro. Dito guys, sa west, nandito banda ang entrance para mabutas ito. Manipis lang yung west. Okay guys? Naintindihan nyo sa mga baguhan natin, mga kasamahang TH na naghukay, nanonood lang sa YouTube para magkaroon sila ng idea. Legit itong tinuturo ko sa inyo guys. Okay? Yan. Kaya binigyan ko lang kayo ng idea tungkol doon. So, ang maganda talaga
sa gamit, guys. Yung bumubuka kasi nalalaman mo yung una, yung diameter ng laki ng gold. Tapos nalalaman mo rin kung may idea ka kung gaano siya kalalim. At higit sa lahat, nalalaman mo rin siya na hindi siya mineral ng quartz or ng bote, or hindi siya mineral ng aluminum or ng aluminum na natakpan lang na ginagamit na decoy or ng decoy, at hindi siya tubig. Kasi guys, tandaan nyo guys, yung dowsing rod, kapag masyadong mahaba yung inyong dowsing rod na ganyan, ang haba niya almost nasa 18 inches, 100% guys, didetect siya ng tubig. Pang tubig na yun guys. Tandaan nyo, ang bawat sizes ng dowsing rod, may bala man yan o wala, ay yun rin po ang nakadesign na ituturo niya. Kagaya nito, wala ito siyang bala, so tumuro siya ng gold, tumuro rin siya ng aluminum, at tumuro rin siya ng bote o ng quartz. Hindi siya tumuro ng ibang decoy. Kaya sana guys, may natutunan kayo sa kagandahan ng paggamit ng dowsing rod na naka-letter L at saka, ng dowsing rod na bumubuka. Yun, bumubuka siya, opening, and nag-i-X. Kaya ako, ang gamit ko, pamamaraan ko bumubuka, kaya ako nagdi-declare agad ako kung gaano siya kalaki, kung gaano siya kalalim, at kung ilang araw ang trabaho, at kung malaki ang gagastusin. So ang gamit natin guys, ito, ang dowsing rod na may bala, at saka ito, ang disenyo nito ay kagaya sa, ang turo nito ay kagaya sa televised scanner na gamit pa ng mga hapon ng JK. So, kaya yung iba gusto nila magpagawa sa akin nito, gustong bumili, so hindi ko po ito binibenta. So guys, pasensya na po kayo. Aralin nyo na lang po. Ito pong ginawa ko na ito ay makakatulong sa inyo ng malaki. Okay? So, sunod guys, ipapaliwanag ko sa inyo sa susunod kong video yung bakit yung ibang mga dowsing rod na humahawak nito, ang humahawak ng ibang dowsing rod ay may nararamdaman silang kakaiba o parang na tumatayo ang balahibo nila. Okay guys.